Good morning guys. Maglalakad-lakad muna kami. So mainit na dito sa South Korea kaya kisa nakahiga kami doon, medyo ilalakad lang namin dito sa tabi ng factory. Dito lang naman sa factory namin na paikot-ikot kami dito. Sarap maglakad na kasi pa-spring na. Balik na naman ng PBB. So ayan sila. Pang malakasang ano. Malakasan. Ganda dito. Hindi na malamig pre. Ginagana. Bonnet pa naman ako. Puro factory o ano kung makikita mo. Magkakamukha lahat ng factory. May mga lahat EPS dyan pero hindi lang natin alam kung may mga Pinoy. Kasi minsan hindi sila naglalabas. Basta may mga nakasampay na ganun, may EPS dyan. Yung bakod, pag naglabay, sasampay lang nila dyan. Kasi foreigner lang, tayo lang nagsasampay dyan. Mga Koreano hindi naman nagsasampay ng ganyan. Nakikita nyo yung damit na yun? Kaya sa mga aspirant, yung mga nakikita nyo rito, so ayusin nyo sa pag-aaral. Dahil balang araw, dito rin kayo makakapunta sa South Korea. Yung mga nakikita namin, makikita rin ninyo balang araw. Oh, ang daming factory. Literal, puro factory dito. Wala kang makikitang bahay talaga na. Tulad sa Pilipinas, yung pagandahan ng bahay, di ba? Dito, puro factory. Dito, puro factory talaga. Kaya galingan nyo sa pag-aaral. Lalo na ngayong EPS pa parating na exam. Mag-aaral kayong mabuti. Sa medical, well, yung medical na pinagano, yung pa rin yung dati, yung optical, yung dental. Pagdating sa dugo, sa likod, yung baga, yung lang, saan ka nagpa... Sa medical city kami. Sa Manila? Oh, sa Manila. Sa Cebu, wala bang meron naman accredited ng POA doon? Meron naman doon, Cebu Doctors University. Buti hindi ka doon nagpa, sa Manila ka lang. Wala, alanganin na kasi, mas maganda, halimbawa Manila. Pag Manila kasi, halimbawa kung may sabit ka, madali lang. Kasi pag Cebu pa, baka matagalan ka ba? Kasi antay ka pa ng result. Oh. Tapos halimbawa kung may ka, may halimbawa may sabit ka, mag-aantay ka pa ng isa Manila pag diretso na. Oh. Antayin mo lang doon, gagawin ka na. Tapos nandun ka sa Manila, ipapasok na agad. Bale, TB test lang gagawin siya, kagayon ginawa sa amin doon sa... X-ray at saka TB test. Ngayon, yung X-ray, hindi iba yung iba pa yung X-ray na ginagawa doon sa medical. Oo, sa medical. Yung sa mga kukuhanin ka ng sa mata, yung tenga, ngipin, dental, yung physical at saka yung psycho, yung papasagot sa iyo yung mga psychology, diba, psychology, may ganun eh. Meron, tapos iwalay na ngayon yung X-ray, iba pa yung X-ray at saka yung sa lungs. Yung sa TB test. Yung TB test, yung lungs. Oo, sa TB. Dalawa lang 'yan yung hiwalay, X-ray at saka yung TB test. So pagpapa-TB test, nagpapa-schedule pa o pumunta ka na lang na walk-in sa hospital tapos on the spot ma... Sa medical city kasi may halimbawa may GC kayo. Oh. Halimbawa maggagawa kayo ng GC. Oh. Lahat ng magpa-medical sa medical city. Oh. Gagawa kayo ng GC. Tapos doon na magsisend yung link na form na pipilapan nyo para pagdating nyo sa medical city. Diretso na agad, hindi na ka-fill up dun sa mga form na yun. True online na rin yung true online na rin yung form na pipilapan nyo pagdating dun yun sa Medical City. Ano-ano ba yung accredit na POA bukod sa Medical City? Yung Makati Med, St. Luke's? Makati Med, St. Luke's. Sa Manila yun, di ba? Sa Manila. So, yeah. Tawag dito, pagkatapos mo magpa-medical, yung kinabukasan din yun, kailangan magpakuha ka ng lungs. Oh, magpakuha ka ng TB test. So. Tapos ilang days 'yon ang proseso sa pagkuha ng matatapos din sa araw na 'yon yung TB test. Sa medical city 6 hours ata 'yon, 4 hours na kuha namin agad. Mm-hmm. Halimbawa, medical kami. Yung ginawa kasi namin para isang araw lang. Oh. Ginawa namin, maaga kami pumunta dun sa medical city, nagpa TB test. Kaya pagkatapos ng medical TB test, diretso kami doon sa MMC. Mm. Doon kami remed. Doon tapos isang araw lang nakuha namin agad. Basta wala kang diferensya, basta wala kang nakuha. So magkano yung bayad sa TB test kung naalala mo pa? Magkano binayaran niyo doon? TB test? Pero estimated mo, hindi aabot ng 3K, 5K? Oo, parang ganoon, hindi aabot 3K mga ato 'yan. Basta mo Basta di abot 3K tapos, 5K di abot. May dalawang choices yan, may pagpipiliin niya. Kukunin nyo na directly doon yung result ng TB test nyo or isa-send na automatic sa email ng DMW? Ipa-forward na nila? Hindi, sa amin kasi sa
sa amin, pumuntahan namin doon sa ano eh, doon sa Medical City, kinuha namin. Yung resulta? Yung resulta. Ah. Kinuha namin. Ilang araw bago nyo nakuha yung resulta? Yun, mga ano, ano ba, TB test ka ngayon? TB test ka ngayon, alas, ano kami, alas 8 ata yun. Umaga? Oo, umaga. Tapos mga hapon, mga alas 2, nakuha na namin agad yung result kasi TB test una para mas madali, isang araw matapos mo TB test. Pagkatapos madali ng TB test eh. Mm. Ano lang, tapos pag TB test, diretso na kami sa ano, Remed dun sa MMC. Ah. Tapos pag tapos namin sa Remed, inantay namin yung result ng Remed. Tapos kinuha namin, tapos mga ano, diretso na kami sa Medical City, mga launa ata yan, alas 2. Tapos makukuha agad pag wala kang ano, wala kang sabit. So, yun pala yun sa pagme-medical. So, ano tawag dito? Nung nagkaroon ka ng ano, employer na select ka sa massive selection, automatic yun, advice ka na magpa-medical na kagad. May massive selection, di ba? Na-select ka. And then may employer ka na. Okay na. Kailan mo nalaman na kailangan mo na magpa-medical? Yung ano na, yung may CCBI ka na. Tapos magpapamedical ka na doon, remedical na 'yun kasi na-medical. Tapos CCBI at saka training. Saan ka nagpa-medical na hospital bukod sa Makati Med? Ay hindi, sa MMC Medical City kami nagpaano. Lahat-lahat na 'yun. Ay hindi, yung remedy kasi iwala yung ano, TB test sa hospital, ibang-ibang ano. Sa remedy namin, MMC kami. MMC Makati Med. Ay hindi, MMC. Si Sherman. Herman. Si Sherman, no? Si Herman. Doon din kami. Ang dami niyang pangalan. Dati kasi God's Way yun eh. God's Way yun yung dati God's Way yun. Sa may Sangwan pa nun. Sa Malate. Malate yung... Ngayon, MMC na. Tapos nung pagkakuha mo nyo nun, ibinigay nyo sa DMW yung resulta. Yung resulta. And then, yun pumunta kayo ng Makati. Magkasabay yun, yung resulta ng MMC at saka yung sa TB test mo. Magkasabay na pinasa sa DMW. Magkasabay namin. Baklayo, at saka yung ano, at saka yung ano, yung swab test. Sabay namin ano. Pero hindi na required yung booster. Kung halimbawa ngayon kung kailangan may ano kayo, yun 'di ba, yung kompleto yung booster mo. Kaya nga hindi na. Hindi na, pero mayroon pang ano, mayroon pang vaccine card kailangan. Vaccine card at saka yung swab test. Oo. Yung swab test binabayaran 'yun. Binabayaran 'yun mga ano at magkano ata 'yun eh? Swab test. 3 plus, no? 3+. 3 pala, Ang mahal din pala ng swab test, no? Magkano net yung sa TB test natin? TB test. Pero ano, pero tawag dito? Meron yun sa Medical City, ano ka ba? Kung ano naman yung COTB? Ayun nga, TB. Swab test, marami rin ang bumabagsak, o medyo karami. Sa kabats namin, mag-ilan net? 18 nata nito? 18. Bumabagsak? Oo, dun sa 18. Grabe. Sa swab test. So ayan yung mga factory guys, oh. Dito talagang ano, iniiwan lang nila na ganyan yung ano nila rito, hindi tulad sa Pinas. Pag nakakita sila ng mga ganyan, asahan mo, pagbalik mo, wala na. Diba? So ito yung lugar namin dito, ang napakaganda ng mga factory ito, alos karami ng factory ito, bago pa. Bago pa. So dito ako no, nagja-jogging. Siguro kukuha ito ng wifi, puro wifi. Yung nagtatrabaho yan, dito na kasi dito yung nakasampay. Dito maganda mga mapuntahan mo sana ng company, no? Welcome dito lang sana nyo sa'yo. Ang ganda, oh. Ganda. Ang lapit, tapos araw-araw siguro doon ka, kaya kami na nandito. Ang ganda dito, guys. Ganda ng sasakyan, no? Mercedes. Kaya malay natin sa mga bagong EPS, isa sa mga factory na itong kukuha ng tauhan mga empleyado. Kasi puro bago yung factory dito, guys. Ayan. Dito kapag summer maganda. Kaso nga lang sobrang init. Ayan, oh. So ayan mga PBB. Seryoso ngayon yung mga PBB. Naubos na kami. Naubos na. Ayan. Oo. Naginom kami kagabi. So ayan yung nagbudol sa amin. Hindi siya, sabi niya pauna daw kumanta si Kangang at si Cassie Unit Slide. Hindi siya kumanta dahil talagang ano siya eh, siya pa naman yung top performer kagabi, hindi siya kumanta eh. Sa susunod. May bayad yung kanta. Umanon lang. Umanon, isang kanta. Yung boses na alam niyo yung ano, yung pag narinig niyo yung mga pag mahal na araw, yung pabasa sa mga ano. Yun. Yung mga pabasa sa simbahan. Yan o, daun. Karne. Kuya, kayo ito ko lang? Oo, hindi. Anong pagawa ng mga basahan yata?
Daming basahan, guys, oh. Nakasampay. So, ang ganda rito, guys. Ang taas na, oh. Ganda ng view. Para ka rin umakyat ng bundok. Tingnan niyo yung puno, oh. Parang akala mo patay na siya. Pero hindi, buhay yan. Puno ng kamastili sa Pinas. Ayan, oh. Ito pagawa ng inodoro. Ito mga bawl. Kung saan ka umuupo pag nagsisiyar ka. Pagtagal yung bawl, updated na rin sa Korea. Kaya shoutout kayo no, kung mapapanood mo to. Ano pala niya? Queen Baklay? Queen Baklay. Oh, so, kailan ang dating niya? February 13. February 13. So, 3 days siya doon. Bali mata-turn over siya sa kapanya. 16 na, no? Oh, so, one day, sana eh, makasama ka namin. Madagdagan yung PBB. PBJ. PBJ, Tito Vic and Joey. Kami yung Tito Vic and Joey rito. Naubos na yung tawa namin kagabi kaya. Ayun o, mga Midoro. Yung pagawa ng Midoro. Ayun. Kung halimbawa, nasa kalagitnaan ka dito, nagja-jogging ka, gusto mong magbawas, tumagot ka dyan. Akit ka lang dyan. Oo, akit ka, tumagot ka lang dyan. Ito yung mga lugar na lagi kong pinupuntahan dito pag mag-isa ako. Pag Linggo ng ano, summer, makikita mo puro green. Ang sarap sa mata ito dito. Diyan lang ako nakatayo. Tinitignan ko lahat ng mga factory. Ang taas dito. Oh. Ayan o. Oh. Ito yung masarap. Ito yung pinatawag na vitamin C. Ikaw, well, eh, nandito ka na, ang tawag dito, ano yung plano mo pag nabayaran mo na yung, ano yung unang mong bibilin? Diba, syempre, kailangan muna natin magbayad ng mga nautangan natin. Syempre, hindi maalis yan. Lahat naman tayo nakautang. Ano yung unang mong planong gawin sa mga pangarap mo? Kasi alam ko, panibagong ano to eh, panibagong plano sa buhay mo. Diba, nakatatlong taong ka na ng una. So, ngayon naman, ano naman yung mga plano mo na uumpisan sa pangarap mo pag natapos mo na lahat ng mga obligasyon mo, yung bahay, sasakyan, o business siguro, yung apartment. May bahay na kayo? Oh, pero ano lang, kubo lang kaya, maliit lang. Saksakto lang, maliit lang. Ano lang. Mm-hmm. Oh, pero plano ko business yung apartment na gagawa siguro kahit 2 years muna. 'Yun ang plano mo, oh, yung plano ko. Kahit makaisang taon. Hindi ka nagpaplanong bumili ng bahay, yung kahit papano yung mapagawa, ma-renovate lang, kahit renovate lang yung bahay. Ano, bibili siguro ako ng ibang lupa doon, siguro ako magpapatay ng yung bahay ng komportable. So sa tingin mo, masasabi mong yung 3 years mo na nakaraan na hindi mo natapos yung bali may 7 years ka pa, di ba? Oo, tama. To palagi mo sa sarili mo, matatapos mo na ngayon yung 7 years? Siguro, pag palagay mo sa sarili mo, kaya mo nang tapusin yun, tapos for good ka na. Oo, kaya-kaya siguro. Kaya-kaya siguro. Kaya-kaya. Ano ba yung inspirasyon mo sa buhay? Yung mga pinaghugutan mo ng yung dahilan mo, bakit mo pa ulit pinili na mag-exam kahit na umuwi ka na, di ba? Bale, inulit mo lang yung ginawa mo nung una. Bakit umulit ka? Ano ba yung nagudyok sa'yo? Yung inspirasyon mo ba? Bakit mo gusto ulit? Bakit mo ginusto makabalik ulit sa Korea? Unang-una, para sa pamilya. Kasi sobrang hirap dun sa Pinas. Kaya nga, nag-exam ulit para makabalik sa Korea. Kasi hirap dun sa Pinas. May trabaho ka dun, pero sakto lang yung sakto lang yung kita. Wala kang maipin dun. Ano yung naging trabaho mo sa atin sa Pilipinas bago kang pumunta ng Korea? Construction. Construction, ano yung position mo dun sa construction? Minsan, kahit basta Naging ka rin, labor. Naging labor ka rin. Scaffolder, builder. Sa construction, ano yung talaga yung pinakalinya mo? Construction. Hindi, ano linya mo dun? Welder, mason, carpentero, ganun? Welder, scaffolder, ganun. Pero sa pag-welding, nakakaintindi ka, marunong ka naman talaga? Nakaka-lang, pero di naman ganun kagalingan. So, ilang taon bago ka nakaalis ulit, nung magbuhat nung umuwi ka? 3 taon ata, kuya. Tatlong taon mahigit, mga 4, parang ganun. Natingga ka na hindi ka pumunta ng Korea? Oo, kasi nagkaroon ng 2 years ata yung walang exam. Tatlo or 4. Pagkatapos nung sa mag-apat na taon na yon, ilang taon yung wala kang trabaho talaga sa Pilipinas? 2 years din. 2 years kang walang trabaho? Paano yung araw-araw ninyo na kinakain? Siyempre.
Yung ano, yung ipon ko dala galing dito, yung unti-unti nauubos. Kasi pag doon ka sa Pinas, pag ano, puro labas pera mo, walang pumapasok kaya uubos talaga 'yan. Mm. Kaya, tapos natawan pa yung pandemic. Eh walang trabaho. Ah, anong year 'yon? Anong year ka umuwi? 2020 ata. Ah, sa bagay. Oh, mag-apat na taon na nga. Alos kasi 2024 na ngayon. Mag-apat na yan. Tapos, tawag dito, yun, nag-decide ka na mag-apply na magtrabaho nun. Yun, napunta ka sa mga construction. Oo, yung mga construction. Hindi, dati talaga. Hindi ako nakapag-Korea. Construction na talaga ako dati. Ah. So, nag-aaral ka ulit nun? Kung nag-KLC ka sa pangalawang pag-take mo ng exam? Ano, self-study na lang? Oo, self-study na lang. Tapos, nagparegister ako doon sa ano doon sa learning center namin Victorious. Shoutout pala sa Victorious namin, learning center. So syempre sa ano sa almost 4 years na wala kang trabaho tapos pa extra yeah. Sa Pilipinas kasi hindi naman na consistent yung trabaho diyan. Tama. Malakas, may mahina, hindi yung tulad sa Korea na isang taon na straight na malakas yung may trabaho, di ba? Kasi pagkatapos ng project niyo diyan, maghahanap na naman ng panibagong project yung kung saan ka sumasama ng tama kuya, walang ano. So sa apat na taon na yun, ang ibig ko sabihin eh para ayan marinig din naman ng mga ano. Ano yung ano yung pinagdaanan mo sigurado may mga tao ka talaga na kapag wala kang trabaho, wala kang pera. Oh, tama. Yung bang parang parang ano ang baba ng tingin nila sa iyo, akala nila eh ganun na lang. So dumaan ka ba sa mga pag experience na 'yon? Oh. Yung mga parang yung mga ibang dati nung naka-abroad ka eh ang ganda ng pakikisama pero ngunit parang bigla na lang naglaho yun yung nung hindi ka na nasa Korea umuwi ka na at alam nilang wala kang trabaho wala kang pera so ano yung ano doon na ano mo rin yun na naisip mo rin yun ano masasabi mo sa mga taong pag wala kang trabaho sa Pilipinas at may pamilyado kang tao ano yung mga masasabi mo sa mga ano sa mga taong nakakaranas ng ganun yung ano po kaya yung halimbawa yung pag wala kang pera parang wala nang respeto sa iyo yung pinakikisamahan ka lang pag may pera dumedepende sa mga dumedepende sila sa mapapakinabang nila sa iyo kaya ano, yun yung ano yung naano mo rin yun naranasan ko din yun dun sa Pinas lalo na pag wala kang ano wala kang pera totoo naman yung kanta kung wala kang pera wala kang kaibigan kasi hindi sila nakikinabang sa iyo. Eh, pag madami kang pera, doon mo maanoan kung ano. Kaya minsan, minsan doon mo malalaman yung totoong kaibigan pag wala ka. Doon mo malalaman. Ilan na yung anak mo? Ano, tatlo na. Tatlo, bali sa tatlo yung nag-aaral lahat? Hindi, yung dalawa pa. Bali ilang taon na yung pinakapanganay sa una? 11 years. 11 years yung pangalawa? 6 years. Puro babae? Hindi, yung una lalaki. Tapos dalawa babae? Dalawa babae. Kaya sa inyo guys sa mga nandito sa South Korea na gustong makapunta pala na aspirant. Shoutout pala sa tao si kay Manong na dumadaan. Iwan niyo yung balot. Yung basket. Nasi pagdata yung balot. Joke lang. So ano tawag dito kayong mga aspirant kasi hindi ko mo sinasabi nila na ang Korea maaluan yung malaki ang sahod. So kailangan din matuto kayo kung paano niyo gagamitin yung pera po ninyo sa tamang ano tulad niya umuwi siya tatlong taon lahat ng naipon daw niya sa loob ng tatlong taon unti-unti niyang nagastos parang bumalik siya sa isa kaya pag nag-abroad kayo kailangan isipin niyo rin yung pang long term hindi yung pag umuwi kayo akala niyo eh pag gusto niyo pumunta ulit ng Korea madali na lang hindi po pahirap ng pahirap ang South Korea ngayon yun mo yung mga anak mo Ken Rolly tama ba no Roel sorry batiin mo yung mga anak mo tapos binabati ko pala yung mga anak niya so hindi ko alam yung pangalan niya saludo rin ako dito kay Roel dahil sa mga pinagdaanan niya sa buhay yan ang mga taong gusto kong naririnig niyo yung istorya kasi parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya so ano yung baka may gusto kang batiin hindi huwag kang manawagan ha binabati ko pala yung mga ano yung mga tropa ko dyan sa ano dyan sa Cebu yung mga kaibigan ko na mag-i-exam, ano lang kayo, study hard lang kayo. Palapit na yung exam, yung registration, kaya para makapunta kayo dito, galingan nyo pag-study. Tapos yung asawa ko dyan, si Jara. Anak mo, mga parang anak yung, mo. Yung anak ko, sila Vladimir, sila Audrey, at saka si Fritz. Ano lang kayo dyan, no. Okay lang, si Papa nyo rito, okay lang yung tatayuan mo dito. Sana nga. Huwag kayong magalala, okay lang yung ano niya rito.
at least kahit papano yan, nakakasama namin siya. So, siyempre hindi namin ahawak yung kapalaran namin kung hanggang saan kami magkakasama. Kasi iba yung company niya. Baka balang araw hindi niya matapos yung company niya dyan, magpa-release siya. Pero sabi namin, bago siya magpa-release, utangan niya muna kami. Utangan niya muna kami. Tapos saka siya umalis. Sa... Siyempre, pag nakautang na siya, mawawala na lang siya. O, hindi na magpaparamdam. So, ayan nga, sabi ko kayo yung kasama namin si Kenneth. Kung kinakapos siya, willing siyang pahiramin niya. Kaso, sabi ko, 9 years to pay. Kasi mahaba yung visa niya. So, 9 years to pay niyang babayar si Kenneth. Di ba? Ayan, si Kenneth, busy siya. Ayan, tinitignan niya yung chorus tsaka lyrics dun sa video kay dahil... Kakanta siya. Oo. Oh, yan. Kakanta na talaga. Seryoso sa buhay si Kenneth. Sonore Bang, kakanta ko. Oh, Sonore Bang. Oh, Manon, saan kanta ko doon? Oh. Tsaka paalala din pala sa'yo, sa susunod, ito yung pinaka-pinagbabawal na batas dito sa South Korea. Huwag kang pumara ng taxi sa kalagitnaan ng highway. Ha? At saka magdadamay mo pa yung taxi driver, walang kamuang-muang, walang violation. Huwag mo nyo yung custom na patatagin. Huwag mo yung lisensya. Kasi guys, nagpunta sila ng Masong. Nagpunta talaga sila ng Seoul. Ngayon, nag-meet sila ng mga kaibigan nila. Nag-decide sila na pumunta ng ano. Medyo nag-a-argue pa silang dalawa. Sabi nung isa, ay, uwi na tayo. Sabi naman nung isa, ay, puntahan natin para makita natin yung company. Pagdating nila doon, wala nang araw, gabi na. Pagkaapak pa daw ng paa ni Ruel sa Masong, gusto nang umuwi. Kaya hindi ko alam kung natatawa napapayak si Kenneth. Tapos nung sabi ni Ruel na uwi na tayo, dali-dali siyang lumipat tumawid ng highway at pinapara daw yung taxi. Sa Pilipinas, pwede yun. Pero dito sa South Korea, hindi pwede. Tapos nung paroroon na sila sa Daegu Sagor, yung pagbaba nila ng taxi, inahanap niya yung 7-Eleven. Yun namang isa, 11-7 daw. Tapos sabi nung isa, kanan. Yung isa namang kaliwa. Eh, nagpangita sila sa kanan. Ayun, nagbagsak nila. Kaya nung pagkadali-dali pagdating sa bahay, dun sa amin, sa accommodation, kumain siya, nang bilis niyang kumain, eh ilang minuto lang nakauwi. Eh yung pala, binit-bit yung bisikleta, hindi niya sinakyan. Gawa daw, napakahirap padyakin. Eh, na-stress siya, eh siya na lang nagbuwak. kaya yun, pagdating dun, nasakit yung kamay at saka yung paa, tinulugan pa niya. So, ganun lang yung buhay namin dito. So, hindi na yung sasamahan ng tawa talaga eh. Walang mangyayari. Gusto ko pong batiin sabi niya, shoutout din po pala, idol kapatid ko, nandyan na siya ngayon sa Japan. Si Eduardo Suico po. Shoutout po, taga Cebu daw siya. Tuburan, Cebu. Ah, nabasa ko na yata to. Tapos, kaya Mary Rose Alparo, pa-shoutout naman sir, kabulo sa next video niyo po. So, shoutout po sa inyo. Noji Lim, pa-shoutout idol, nakaka-inspire mga video mo. Shoutout po sa inyo. Tsaka po yung ano, for sale garantisado, walang langit-ngit, puro langit. Grabe naman yung papashoutout na to. Anong pangalan niya? Sabi niya, for sale garantisado, walang langit-ngit, puro langit. Ano yung tinitinda niya? Papag ba ito? Ay, papag pala ito, nabasa ko. Chan Chan TV, pashoutout, Idol Kabulol. Ako lang yung dating nagpapashoutout sa'yo sa vlog mo. Ngayon, nakapunta na rin ako sa South Korea. So, shoutout sa'yo, Chan Chan TV. At tsaka ano, kay Marlon Kabujat. Marlon Kabujat, Kabulol, sakang tunay na modelo na dapat tularan ng marami. Maraming salamat sa iyo, Marlon Kabujat. Tsaka Jomari Punay. Kabulol, single ako, pag pumunta ba dyan, baka dyan mahanap, majojowa ko. Sana makahanap ako. Pa-shoutout loads. So yung mga ganyang bagay, hindi ko na po masyadong sir ha. So, kayo na maganap dito, marami dito, baka dito nyo matagpuan yung forever nyo. Kaya Arman Morales, shoutout Kabulol, ang dami na lahi natin dyan. Tama. So, shoutout sa'yo Arman. Kay Noel Loyloy, shoutout idol, musta na pagkatapos, kakatapos lang training, visa process na ako ngayon, 24 po. Oh, shoutout sa'yo. Tsaka kaya Ramil Bernardino, more inspiring EPS video idol, mukhang pwede din ako mag-guest dyan. Oo, balang araw mag-PM ka lang. At saka kaya Noel Rosales Loy, again, nasa parts po ako ng shipbuilding idol, batch 18. Kabatch ko yung 18 na na-cancel. Ah, ganun ba yun? Tsaka kaya JC Perez Kabulol, pa-shoutout, sabi niya. Shoutout sa'yo. Dio Time Neterio, shoutout sa'yo.
At saka kaya no, shoutout ko Bulo, sana maabutan kita dyan sa South Korea. Mag-start po ako na mag-aral ng Korean class this coming February 11. Sana maabutan kita dyan. God bless po at naunawaan ko po lahat ng mga inspiring words mo about sa mga aspirant po na gusto makapag-work dyan sa Korea. Paki-shoutout na lang po ulit sa next vlog mo po. Sana mabasa mo itong message ko. God bless po ulit and keep safe po dyan. Shoutout sa'yo. Ano ba pangalan mo? Nakalagay kasi dito, user lang ang pangalan niya. Shoutout sa'yo kung sino ka man, tsaka kaya no Jilim. Lagi kong inaabangan mga buong upload mo, kuya. Idol, salamat sa pagbibigay ng advice. Kaka-inspired mga videos mo. God bless and more power. Kaya JK Fanzone, shoutout ka Bulo sa lahat ng sana ma-select this coming selection. Shoutout. Kabulo, saludo po ako sa inyo. Solid supporters niyo po ako, Jerome Alquiros. Tsaka kay Arlene Hoyle. Go pa rin Kabulol kahit nahihirapan. Pa-shoutout po, salamat. Shoutout sa iyo Arlene. Creative Mass, di kompleto ang araw na pag-aaral ng Hangul pag di ako nakakapanood ng video mo Kabulol. Shoutout sa iyo Creative Mass. Tsaka kaya Mark Lumantad. Pa-shoutout idol, makapangarap ko talaga maka-abroad. Salamat sa tips pero may problema ako. May problema ako, aking mata malabo lang, konti lang, pwede pa rin. Pwede po yan kung malabo lang yung mata nyo, huwag kayong colorblind. Huwag lang colorblind kasi may mga salamin dyan eh. Pinapagamit sa inyo, may mga kasama kami nagsasalamin dito. Ang may problema talaga dyan, yung colorblind, possible talaga na hindi ka makakapunta. Tsaka kay Ranky Pinto, good day Kablo, shoutout naman po. Dito sa Tagum City, may tanong lang ako, ilang bookabs ba nasa ulo mo bago ka nakapag-take ng exam? Ano po, konti lang, siguro nasa 200 lang. Kasi nung kami hindi pa ganun kahirap yung exam noon. So, yun lamang sa mga hindi ko pa na shoutout, sa next video na lang po kayo. At maraming salamat sa patuloy tumatangkilik. So, magpaalam ko well, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe kay Christoph TV Channel. Oh, ayan po yung kasama namin si Daniel. Hindi ko alam kanina papalakad-lakad hindi mapakali. Wala akong bumibili ng tindang balot. Oh, yeah, nagabang ng natitindang balot. So magkita-kita tayo sa susunod naming mga video. Abangan nyo po yung PBJ. Ay, PBV pala, sorry. PBV vlog. O, Pampanggay nyo, Batang Bisaya nyo, tsaka Batanggay nyo. So kami yung ano, dito yung three studios na PBV. Kung mayroong PBJ, so kami yung PBV dito sa South Korea. So abangan nyo lagi yung mga vlog namin dahil mapapahihi kayo sa kakatawa. Pagkasama namin si Berwin. Oh, yan. Madami kang fans dito na napapatuloy na abangan ka. Oh, wag mo nang gagawin yung ginawa mo, no? Yung mamara ka ng taxi mo, oh, no? Baka naman nakasakay ka na sa week. Natayo ka, kakatok ka mama, para. Sa tabi lang. hindi pwede yun. So again, guys. See you again on my next video.